Hi guys, dahil nga nanganak na yung rabbit natin, syempre ang unang dapat natin gawin is i-check natin kung talaga bang nagpapadede yung nanay sa mga kids niya. So, bali 2 days after na to ng mga anak yung doe. Pero everyday kine-check ko siya, halos hindi niya napapadede ng maayos. Ayan, kung makikita nyo, nagninesting pa rin yung rabbit ko. So, paano ko nga ba nalaman na hindi nagpapadede ng maayos yung mother doe? Siyempre, dahil chinecheck ko siya, ang unang napapansin ko is kulubot yung chan ng mga kids natin. So, kaya ang dapat natin gawin is i-assist na natin yung rabbit natin. So, yung iba, bali pino-force feed nila yung mga kids. Pero sa akin, hindi ko siya ipo-force feed. Ang gagawin ko lang dito is i-assist siya sa pagpapadede sa mga kids niya. Bali, ang ginawa ko dito guys is nilagay ko yung mother doe sa planggana. So, bago nyo ilagay yung kids nyo, himas-himasin nyo muna yung mother doe hanggang sa maging maamo siya. At kung kinakailangan, lagyan nyo ng pagkain para kumain, lagyan nyo. So, kapag maamo na yung mga yung rabbit natin, pwede nyo nang ilagay yung mga anak niya. So, bali, na-videohan ko to guys. 5 days old na. Pero nagsimula akong mag-assist ng pagpapadede sa kanya is 2 days old pa lang. May mga times pala guys na medyo mahirap amuhin yung nanay. So, kailangan kabahan nyo lang yung pasensya nyo. At medyo tumatalon-talon niya sa planggana. So, ang dapat nyo lang gawin is ituloy nyo lang yung paghimas-himas sa kanya para umamo at magpadede siya sa kanyang mga anak. Bali, 2 beses ko pala guys ginagawa yung pagpapadede sa mga kids. Isa sa umaga at isa sa gabi. Sa umaga, pinapadede ko sila after kumain ng inahin bandang alas 7 ng umaga. At sa gabi naman, mga bandang alas 8 pag madilim na para hindi sila ma-stress masyado. Kaya pala guys, 2 beses ako nagpapadede sa kanila kasi para sa akin, mas busog yung mga kids. Mas maganda, mas mataas yung chance na mabuhay silang lahat. Sa mga magtatanong kung hanggang kailan ba ina-assist yung inahin sa pagpapadede sa mga anak, sa akin, ginawa ko siya hanggang 19 days old. Although sa 15 days old niya hanggang to 16 days old, 17 days old, medyo kumakain na yan ang damo, pero pa konti-konti pa lang. So kaya ginawa ko hanggang 19 days old, inassist ko siya. After noon, hinayaan ko na, hindi ko na sila nilalagay sa planggana. So nakikita ko naman sa nanay niya, tuwing gabi, sinisilip ko, medyo nagpapadede naman na yung nanay. Kasi mulat naman na yung mga mata ng mga kids natin. So, nahahabol-habol niya na yung mga nanay. Although yung nanay patalon-talon pa rin. Pero, nakikita ko naman na napapadede niya yung mga kids niya. Pagkalipas ng 19 na araw guys, pwedeng hindi nyo na siya i-assist sa pagpapadede. Kasi makakasurvive na yan kasi kumakain na siya. Pero ang dapat nyo lang gawin yan is i-check siya araw-araw hanggang sa mawalay nyo na yung mga kids sa nanay niya. Yung video na to guys is hanggang 25 days old sila. Dito pinapakita ko na yung 6 na kids natin is nag-survive kahit na summer na ngayon. Alam naman natin na pag summer is medyo may chance na mamatayan tayo ng mga kids dahil sa sobrang init. Pero dito sa pag-a-assist ko, ayan, nabuhay silang lahat. So ayan guys, sana yung video na to is makatulong sa inyo. Sana mag-survive din yung mga bagong panganak nyo na rabbit. At sana mas mapadami pa natin yung mga rabbit natin.